Ako si Semi Baista. 58 years old at nakatira ako sa Manila. Ito ako. Ito ang bahay ko. Mag-isa akong nakatira dito. Kasi bakla ako. Ito ang David Street. Maliit at tahimik na kalsada lang ito sa kalagitnaan ng maingay na Manila. Merong espesyal sa kalsadang ito. Isang lugar na kakaiba. Nung isang linggo, sinama ko ng kaibigan ko sa Home for the Golden Case. Isa po itong bahay na matatandang bakla sa Manila. Kahit na hindi pa naman ako magre-retire sa mga susunod na panahon, nararamdam ko na siguro para sa akin din ang lugar na ito. Ito si Leonie. 80 years old na siya. Paramihan minsan yung mga ano eh, yung mga kagaya ko, di ba? Kaya nagpapasalamat naman ako na nandito ako kasi kung wala ko dito, baka nandyan ako palaboy siguro. Kasi mga bakla dyan palaboy yung iba eh. Aba, masaya ko. Ano ako, entertainer ako sa mga Amerikano. Sa club ako nagtatrabaho na. Alam nila babae ako dahil nakabistida ako eh. Oh, kaya masaya ako. Moneymaker ako nung araw. Nilalandi ko naman sila, nilalandi rin ako. Nagsasayaw kami. Oh. Tapos magsasayaw kami, binubulungan ko na ngayon sila na punta tayo sa hotel. Oh. Ngayon sasabihin sa akin, magkano? Kung magkano ang pera mo sa bulsa mo, di yun na nga. Oh. Siguro, dati pa lang alam ko nang may kakaiba sa akin. Nung pinakasalan ko ang asawa ko, pakiramdam ko, alam na niyang bakla ako. Pero hindi naman namin pinag-usapan yun. Wala nga akong pinagsabihan kahit isa. Gusto ko kasi magkapamilya at magkaroon pa nga ako ng anak na lalaki. Pero ngayon, hindi na ako asawa ng kung sino. Ngayon, sarili ko na lang. Naimbitahan ako sa isang party sa bahay na yon sa Biyernes. Gusto kong malaman kung anong mayroon. Pero hindi ako sigurado kung handa na ako. Marami na akong narinig tungkol sa mga iba't ibang tao sa bahay na ito. Ginawa ng Diyos ang babae at lalaki. Yun ang tinuro sa akin noon pa. Ito, si Frederica, 52 years old. Well, sa umaga, pagising ko, tinatanggal ko yung makeup ko, tapos maghihilamos ako. Then, kinukuha ko yung aking mga costume, kasi nagwawalis ako sa umaga. Pwede siguro kahit janitor lang.
ayos na sa akin yan. Yun lang, wala naman akong ibang gusto talaga. Kundi yung mabuhay lang ako araw-araw. Meron akong tinutulugan. Meron akong mauuwian na bahay. Alam, sa club na babae ako, hindi pwede malaman na bakla. Bubugbugin ka ng Amerikano, ano, pag nalaman na bakla. Ako nung araw, ayaw ko makipagkwento sa mga bakla din. Kasi, mamukhaan ka, di matatandaan ka. So, yan, bakla. Yan, di siyempre, kailangan ako, lagi nagtatago. Ayaw ko makipagkwento sa mga bakla noon kasi, ayaw ko malaman ng mga Amerikano na bakla ako. Kaya ako nun walang kabarkadang bakla. Ako lang mag-isa talaga. Oo, nung bata pa ako, ang hilig ko talaga mamitas ng mga bulaklak, beautiful flowers, especially roses. Iba eh. Hindi siya katulad ng ibang ina na although alam niya kasi girly ako, hindi niya ako pinapansin. Ang mas pinapansin niya yung dalawa kong kapatid na lalaki. Doon ko naranasan niyo medyo iba na ang pagtingin sa akin ng nanay ko. Para mahigpit na siya. Mahigpit na siya sa akin. Andyan yung pinapalo niya ako. Minumura niya ako. May time pa nga, isinipa niya ako. Ginanyan niya ako. Importante, importante talaga sa akin ito. Kasi, saan pa ko pupunta? Ito na. Ito na. Wala nang iba. Nandito na. Ang hinahanap ko. Ang pamilya kong totoo ngayon ay talagang wala na. Kaya ito na rin itinuturing kong pamilya kong sarili. Pero right now, I'm very, very happy. I have my family, JJ, Leonie, si Bert, si Greg. I have plenty of us here. I'm free. Nobody scolded me, nobody hurt me. Yeah, that's why I'm free. Very, very happy here. But about my mother, I hope she's in heaven now. And maybe she will forgive me. Someday, magkikita kami dalawa. Ayoko kasi napag-isipan ako na masama na ibang tao. At ano naman ang sasabihin ng anak ko tungkol sa party? Madalas ko din maisip ang tungkol sa pagtanda ng mag-isa. Sino ang mag-aalaga sa akin? Inaamin ko, natatakot ako. Ayokong malungkot. Thank you.
Kahit na saglit lang ang bisita ko dito noong isang linggo, wala naman akong nakitang masama. Sa totoo nga, at home ako dito. Ang mga tao dito ay kakaiba, totoo yun. Pero sa magandang para naman.